hindi naman po ako nag-voice lesson. I actually, I let myself discover and, ano pa ang tawag doon? Parang, inaya ko po yung sarili ko na ma-discover and ma-experiment yung magiging tone, yung magiging key and everything. But definitely yung first part, the first few months to one year, yun yung pinakamahirap na part. Kasi po, patulong sabi ko kanina, parang yun yung pinaka puberty, you know, stage. So, and then yung pero, yung medyo... Nag-a-adjust pa, yes, walang falseto. Walang falseto, that's true. Wala akong falseto, medyo paus-paus yung boses, pumipiyok-piyok, ganyan. So, yun, nagbibinata yung boses niya. Yun po yung pinaka-year na mahirap sa akin. So, yes, yun po yung pinakamahirap na part. Kinabahan ka ba no, na parang kakayanan ko kaya kung Jake Cyrus na yung yes. boses ko? May ganun bang ano na baka medyo masiran or baka hindi ko na ma-reach yung mga notes, parang ganun. May ganun bang takot? In all honesty, nung the moment na tinurukan ako, I was more excited than scared. Kasi bago pa po ako mag-transition, pinaplano ko na lahat. Parang lahat ng pangarap ko before na gustong-gusto kong kantahin, gusto kong i-perform live, lahat na yun na parang nasa utak ko na, nasa puso ko na, lahat na yun parang alam ko na mangyayari na. So yung pinakamahirap, challenging part na lang po is yung transition itself, yung transition ng voice, doon na lang yung pinakamahirap. But and also yung pinakamahirap is, syempre, since sinasettle yung boses, nandun yung part ng experimenting. Kaya if you hear, kung marinig nyo lahat, parang different ano siya, no? Different genres. Merong may acoustic, merong ballad, may ballad. So nung time yan, when I was doing all these songs, when I recording all these songs, that was the time then na I was experimenting as well. That's why sa yung tono ng boses ko ganyan, kung anong tamang key ganyan. So nandun po lahat yun. Yun yung challenging part as well. But the singing itself and experimenting the songs, yung mga ipo-perform live, kung ano ba yung tamang genre para sa boses ko, yun yung exciting part. And kasi sa akin lang naman, the only scary part, which is also parang hindi ko na masyadong pinapansin, is will people like it. But for me, music is music. So na-enjoy ko po yung transition, na-enjoy ko yung experimenting stage, na yun po yung pinaka-masaya sa part ko kasi parang ano eh, nag-iiba-iba yung style. And we yes. always make sure na authentic yung pinagagalingan yes, ng expression. Yes, lagi yes. ko tinatanong nasan siya creatively, emotionally, yes. ano yung gusto niyang sabihin yes. with the lyrics. So lahat yan sobrang yung creative direction and yung actually, personal stories behind the songs, lahat yan galing sa yes. direction ni Jake. So yung title po na Evolution, it's not just about the transition. Kumbaga yung evolution is yung ano din po, kumbaga yung it's sort of a evolution din sa buhay. Yung sa life, it's kind of like ano eh, parang yung the theme song, kumbaga theme song ng mga bawat chapter ng buhay, which is parang yun din yung nasa libro ko. So yeah. for example, yung Diamond, we wrote this song kasi if you listen to it, it's exactly kung ano yung pinagdadaanan ko noon at minsan ngayon. And with love, even if pinagdadaanan ko din at pinagdadaanan ng lahat, and with tapestry, with my family, healing, with the, you know, with my love, and bagyo, because sometimes hindi natin maiiwasan. Yes. So everything connects with my life, with my voice. So kaya po siya Evolution. Yes. Pala rin, kaya pa ba ni